Sa loob ng 3 years, nakaka 33,000 mahigit na tayong odo. Oo, napapalitan natin ng air filter tong motor. Pero yung throttle body natin, tsaka yung fuel injector, hindi pa natin nalilinisan. Ano ba yung mga symptoms pag kailangan ng linisin? Andyan yung mababa yung menor, tapos parang mupugak-pugak pag tumatakbo. At actually first time ko lang din gagawin to. Tingnan natin kung kakayanin nga natin linisin nga. Disclaimer lang na DIY lang to. At hindi naman ako professional na mekaniko. So una natin tanggalin itong air filter box. Ayan. Tanggalin muna natin itong 10mm. Tapos itong mga Phillips screw. Ayan. Apat tayo. Tig apat. Kasi tatanggalin na rin natin ito. Yun nga, no? So nasa kasagsagan pa rin tayo ng general cleaning ni Oreo. So tanggal lahat ng fairings niya. So sinabay-sabay ko na lahat para isang tanggalan lang ng fairings. Tsaka mas maganda rin natanggal lahat. Madali lang yung access, kumbaga kitang-kita mo na lahat. Ngayon tanggalin natin itong screw. Sa pagpapalit ng air filter, as per manual, kailangan ka magpalit every 10,000. Pero depende yon kung yun nga sa area nyo, kung maalikabok ba or saktong city driving lang, di ba? Ay, meron pa pala isa. Siyempre, kung maalikabok sa area nyo, mas mapapadalas dapat ang pagpalit. Kailan ko lang ito pinalitan eh. Okay pa eh. Ayan, so tatanggalin na natin to, itong connection na to, papunta dun sa airbox. Yan. Tatanggalin natin yan dyan. Tsaka itong malaking hose dito sa taas. Ito. Yan. Magamit lang tayo dyan ng long nose. Yan. Okay, so tanggalin na muna natin tong cover. Ayan. Bawas-buwasan na natin yung mga hose sa loob. Ayan, para makita na natin. Itabi muna natin to. Ayan. Sa mga nagtatanong kung para saan tong hose na to, hindi ko rin alam bakit wala siyang butas dito eh. Siguro ganyan talaga design niya. Ayan, si Yamaha lang nakakaalam kung para saan niya. Ayan, sa mga magtatanong din kung normal lang ba may oil dyan. Ayan, sa air filter box. Ayan, normal lang naman din yan. Diyan kasi napupunta yung ibang sobrang langis. Para mahugot na tong mismong box, air filter box. Ito, tatanggalin natin tong part na to. So, ayan, ito, tatanggalin natin to. Luluwagan natin yung allen screw sa baba para mahugot na tong filter box. Ayan, so ang size nyan is 3mm. So, luwagan lang naman natin. Ayun. So, kahit tamang luwag lang. Ayan, para mahugot lang yung hose. Ayan, kapag medyo matigas-tigas, pwede natin gamitan ng screwdriver. Sikwatin lang natin ng very, very light. Oop. Ayan, hugot na. Ayan, so hugutin na natin tong air filter box. Tulak natin pa ganun. Tapos, ayan, lulusot na tong dito na part. Tapos silayin natin pataas. Ayan, madumi na rin talaga siya. Tapos meron din pala siyang ganito sa ilalim. Ayan. So, lilinisin natin yan. Ayan. Tapos, ito na. Medyo madumi na nga, ano. So, yan, lilinisin natin yan dahil general cleaning nga ni Oreo. Pati yung throttle body natin, ano ba? Alright. 3 years. So, makikita pa natin mamaya yung loob niyan. Next natin tatanggalin, throttle cable. Ayan. Connection ng injector, yan, tatanggalin natin. Tsaka itong connection ng TPS. Tapos luluwagan din natin itong dalawang, yung dalawang allen screw na yan. Tanggalin muna natin itong connection ng TPS. Pag ganitong mga nagkakalas ako ng mga sensor, tinatanggal ko yung battery. Para maiwasan natin yung mga check engine, hindi kaya biglang ma-switch on yung ignition switch, yung mga ganong scenario ba, maiwasan natin yung mga ganon. Tip lang naman yun. Ayan. Tapos, itong TPS sensor, may lock lang naman yan. So, ipipress nyo lang naman yun. Pag naririnig nyo na yung ganong click-click, sabihin,
unlock na yun. Yan. So hugutin nyo lang naman yan. Yan. So next nating lulupagan itong sa throttle cable. Hindi ko alam kung pwede na ba matanggal to, kahit itong screw lang ang tanggalin, para hindi na natin mabago yung settings ng cable. So yun ang subukan natin ngayon. Dalawang Phillips screw, medyo matigas. Matigas siya, pre. At dahil matigas yung dalawang Phillips screw na yun doon, tigilan na natin yan, no? Wala kasi tayong impact din, pero iwasan na natin mabilog yan. Ayan, so ito na lang yung pagdiskitahan natin. Huwag na yun, mamaya mabilog pa eh. Mas mahirapan pa tayo. Feeling ko naka ano yan, naka Loctite yan. Tanggalin na natin, 10mm. So ayan, pag maluwag na, pwede na natin mahugot yung isa. I-lubricate din natin itong mga cable na to. Tapos itong isa, ayan, baka may iikot na siya. Tapos, ayan, luwagan pa natin para mahugot. Ayan, pag maluwag na, mahugot na natin yan. Again, tandaan nyo, huwag nyo mapagpapalit to. Siguro naman din, yun naman makakalimutan yun, diba? Itong may malaking bolt sa baba, dalawang nut lang sa taas. Okay? Next natin itong dalawang lock. Ano ba magandang term dito? Hindi ko na alam ang tawag dito, pero rubber lock. Ayan. So, tanggalin lang natin ulit gamit yung Allen wrench. Allen wrench na 3mm. Ayan. Isa naman. Ayan. Isprayan din natin ito ng WD-40 o mga penetrating oil. Ayan. Para kito paano hindi ganun ka tigas. Lalo na kung 3 years ba naman di nagalaw eh. Ayan, maluwag na. Ayan, so hugutin na natin tong throttle body. Na double check naman na natin. Wala naman ng connection. So sige, hugutin na natin to. For the first time. Nahugot na natin yung throttle body niya. At yan yung loob. Ayan. Ayan, may dumi pa nga ako. Ayan, may mga carbon na rin sa loob. Ayan, puro carbon yung loob. Tabi muna natin to. Try natin hugutin yung manifold. So, yun mga paps. Bale, bago natin tanggalin yung intake manifold, unahin na muna natin tong injector. So, sa pagtanggal niyan, tatanggalin nyo lang naman tong rubber. Rubber cover ulit to yun. Ito yung linya ng fuel hose. Andiyan yung injector. Tapos yun yung... Bali dito sa fuel hose. Ayan. Tanggalin lang natin tong lock na green. So parang nakaklip lang naman yan. Paangat. Ayan. So pag natanggal na natin yun, yung lock na green, baka pwede na mahugot to. Ayan. Ayan. Natanggal na natin yung fuel hose. Isunod natin yung injector. Sa injector, 10mm ata to. Tanggalin na rin natin itong 8mm na dalawa. Ayan. Isa dyan, tsaka isa dun. Ayan. Para mas makontrol natin yung paghugot dito sa injector. Kasi sensitive yung o-ring yan eh. So mga paps, ito na yung intake manifold natin. Ayan, ito yung madumi na din talaga. Ayan. Tapos, tanggalin natin itong ano, fuel injector. Ayan. Ayan. Pipindutin nyo lang naman yung lock nya. Mas mahuhugot na yun. Ayan. So dito, dahan-dahan nating hugutin. Dahan-dahan lang. So
yun, nabugod. So, makikita nyo, napakadami ng injector. Itong mga pula-pula na yan, ano yan eh, yung Loctite na pula, parang ganun. Makita nyo yung loob nung ano, dumi. So, hindi naman kayo malilito kasi meron naman siyang guide. Yan, sa pagkakasunod-sunod. Yan, ingatan nyo tong gasket. Tapos, ito yung papalinis natin. Dadalhin natin to sa naglilinis, yung may machine. Yan, yung FI cleaner. Medyo madumi oh. Grabe. Medyo lang, no? Okay naman yung o-ring niya. Wala namang punit. Alright. Bago natin isprayan ng throttle body cleaner to. Ito gagamitin ko. Yan. Bale, yun. Tatanggalin muna natin yung TPS. Tsaka itong air screw. Ayan, tatanggalin natin yung air screw. Markahan na lang din natin kasi matatanggal yan sa cleaner eh. So, markahan ko lang siya na itong parang matalas na bagay. Namarkahan na natin. Tanggalin na natin itong air screw. Kasi may dumi din ito eh. Oh, tama naman. Diba? Dito sa TPS, kakaiba yung tool na gagamitin. Star wrench, parang ganon. Ganyan yung itsura niya. Balik tayo sa TPS T20 ang gagamitin natin. Nga pala, dito sa TPS, ang nakalagay dun sa OBD2 scanner natin, 13.33%. Basta percentage siya nakalagay. Naobserbahan ko na habang pinipihit ko yung throttle, nagbabago yung throttle position. Tumataas siya habang pinipihit ko. So, ibig sabihin, pag naka-idle lang yung motor, ang settings niya is nasa 13.33. Papakita ko sa inyo yung screenshot. Tingnan natin kung magbabago pag ginalaw natin to. Once patanggal na, gutin na natin to. Hindi ko rin alam kung ano meron sa loob nito eh. Pero hindi naman siya napipihit or natitwist. Wala naman siya adjustments. Ayan, so, hilahin lang natin palabas. Nakita nyo, may langis siya sa loob. And be mindful lang sa o-ring. Baka mawala nyo to. So, may o-ring siya dito. Dito yan nakalagay yung o-ring. So, balik lang natin. Baka mawala. Ayan, nakita nyo yung part na yan. Ayan, madami yan. Ay, ingatan nyo rin yung oil seal dito. Parang may oil seal din siya dito eh. Sige, itabi muna natin tong TPS. Tapos tanggalin na rin natin to. Goma kasi to eh. Ihiwalay natin ng linis to. Matagal ko na tong binili. Yun nga lang, hindi ko lang siya nagagamit. Kasi nga, ngayon pa nga lang tayo naglinis ng throttle body. Actually, marami namang available sa market ng panglinis. Pero yun nga, since nakabili na kasi ako nito, ito na lang muna yung gagamitin natin. Hunahin na natin tong ball pen. Ay, itong air screw. Oh, tingnan mo yung nangyari. Unting spray pa lang eh, oh. Namuti. Tayo sa manifold. Nagbago yung ano. Gloves ko. Matapang ata masyado yung WD-40. Nalala na sa goma siguro, no? Nakita ko to kay Evimoto. Ayan. So, bumili tayo sa kanila nito. Rapid Brake and Parts Cleaner. So, nabanggit niya sa akin noon na maganda daw to gamitin kasi hindi daw namamaga dito yung mga rubber, mga o-ring. Ayan. And naobserbahan ko nga dito sa WD-40 na ginamit natin. Hindi naman sa, ano, parang observation ko lang. Itong goma lang naman ng i-sprayan ko nitong RD na. So, yun mga paps. Okay na. Malinis na yung ating throttle body. Ito yung manifold natin. O, diba? Itong lagay ng injector. Ibalik na natin yung ibang components. Yung air screw, TPS. Tapos, alis tayo. Papa-FI cleaning tayo sa labas. Balik ko na yung air screw nito. Tsaka TPS. Ayan, so sa pagbalik ng TPS, yun nga, tingnan nyo yung mga o-ring. Ayan, kung kumpleto.
So ang gagawin lang natin dito, isagad lang natin yung screw. So once masagad na, inibilang natin kanina. Ibalik na rin natin ito. So may guide naman yan, hindi kayo malilito. Pwede na nating higpitan tong isa para hindi na tayo maghigpit dun sa ilalim. May guide naman din yan, yung katulad nyan. So yun mga paps, maghahanap tayo ngayon ng mapag FI cleaning. Ayan, so wala kasi tayong machine na ganun. Ito, pupunta tayo sa isang motor shop. Papalinis natin tong injector natin. Ayan, so hindi ko pa alam kung magkano, pero pupunta tayo kay Moto FI Trading dyan sa may JP Rizal sa Marikina. Ayan, malalaman natin kung magkano yun mamaya. Tapos yun, update ko kayo para maibalik na natin yung ating throttle body tsaka ang ating injector. Tanong na rin natin kung magkano yung fuel filter nila kasi plano ko na rin magpalit. Shout out din pala kay yon Brixton Marketing. Ayan, niregalan nila sa atin. Ayan, Gundam ng Zebra Helmets. Ayan. So shout out kay Sir Jaime. Ayan, kay Boss Jaime ng Brixton Marketing. Ayan, binigyan din nila tayo dati ng ayan, itong Kobe cooling and sterilizing spray. Ito. So medyo nabawasan ko na rin siya. Effective siya, ano. Ang pakiramdam nito parang naka-aircon sa loob ng damit mo, ano, pag in-spray mo to sa katawan mo. Thank you Kobe. Ayan, goods na goods to. Okay yan. Pag mga may init, lalo na ngayon magsa-summer, okay to, magagamit to. At yun, sige, update ko na lang kayo maya-maya kasi syempre driving tayo. Kung ano yung mangyayari sa ating fuel injector. Ayan, so alright, kita-kits na lang mamaya. So yun mga paps, bali nakapagpa FI cleaning na tayo. Ayan, sa Moto FI Trading. At hindi ko na nga na-videohan kasi nga hiya ako eh. Ayan, shoutout sa Moto FI Trading. Ayan. Ayan, yung pa-FI cleaning natin, ang ginawa is yung ultrasonic. Yun yung process para malinis to. At ang bayad natin doon is 250. Inabot lang naman tayo ng mga 15 minutes. Ganun ata. Ayan, so bali ito na yung injector natin. Diba? Malinis na. Nilagyan din nila ng grasa to para daw pagpasok dun sa intake manifold, eh hindi masusugatan tong o-ring. So sige, salpak na natin to tsaka yung throttle body natin. Kung paano yung pagbaklas, ganun lang ulit yung pagbalik. Sunod itong gasket. So sa injector, hindi naman tayo malilito kasi yun nga, may guide siya ito. Itong nakausli na yan na plastic. Ayan, so papasok siya dyan sa butas. Ngayon, balik na rin natin itong 10mm. Dahil may tread locker yon, so may tread locker tayo dito. Nabigloy ko lang to sa Mr. DIY ata. Wala yung red eh. So ito yung blue. Mas malakas yung kapit ng red versus dito sa blue. Pero siguro okay naman na itong blue. So higpitan pa natin ito mamaya ulit. Ayan, so mga paps, nalinis na natin tong part na to. Ayan, sa engine nya. So sa linis, punas-punas lang naman yan na may sabon. Tubig na may sabon, ayan, tapos basahan. Ayan, yun na yung itsura. At paano medyo umaliwalas, ano. So dito sa gilid nyan, ayan, may mga mancha din dyan ng gasolina. Kulay green siya eh, hindi ko alam kung malamang gasolina yon. Tapos yun nga, medyo may carbon-carbon din dyan sa medyo bungad. Ngayon, ang ginawa natin para malinis yon, nag-spray tayo ng cleaner dito sa basahan. Tapos pinunas natin dyan. So kahit pa paano, nabawasan yung dumi dito sa may bungad banda. So sige, balik na natin yung dalawang 8mm dito ng manifold.
Yan, so sa paghigpit, hand tight lang muna tayo. Malamang lamang may specific torque to or yung may tamang higpit. Pero may napanood ako na pag mga ganitong wala kang panghigpit, tapos ang gamit mo T-wrench, isang kamay lang yung kailangan. Tapos pag hindi mo na mapihit or sagad na, okay na yun, gamit yung isang kamay. Ayan, so ibaliktad rin natin tong ano, socket ng injector o yung connection ng injector. Tapos higpitan na natin tong 10mm. Ayan, tapos sa fuel hose naman tayo. So itutulak nyo lang naman. Ayan. Mas pupress nito kababa. So ibalik na natin tong cover na injector. Ayan, so okay na. So next tayo sa throttle body. So salpak lang natin ng ganyan. Ayan. Ayan, bali higpitan na lang natin tong isang clamp. Ayan, so okay na yun. Balik na rin natin tong connection ng TPS. Okay, next itong throttle cable natin. Balik na natin. Ito mga pups, na lubricate na rin natin ito. Ayan, tapos higpitan na lang natin. Ayan, nahigpitan na natin tong dalawang to, yung cable natin. So, proceed na tayo sa paglagay ng filter box. So, yun mga pups, naibalik na natin tong air box, pero hindi ko pa siya hinigpitan. Ayan, so nakabit na rin natin yung hose, pati yung hose dito sa baba, ayan yung breather. Tapos nahigpitan na rin natin to, allen screw dyan, galing sa airbox. Testingin natin kung accurate pa rin yung 13.33% ng TPS, base dun sa scanner ko, yung OBD2. So sa umpisa, bubomba pa to ng fuel, re-redondo pa yan ng mga ilang beses bago masupplyan. Ikabit ko muna yung OBD scanner para makita natin yung mga parameters. So yun mga pups, nakaset up na tayo. Bale, yan to yung up natin. Ayan, so connected na. Ngayon try natin paandarin. Ayan, so connected na tayo. So wala naman tayong check engine, kaya okay yan. Punta tayo sa all sensors. Throttle position nagbago, naging 12.94. Hindi siya yung dati na 13.33. Although unting difference lang, siguro nagalaw nga lang ng kaunti. Ang RPM niya umaabot ng 980 to 1200. So ang standard natin is nasa 1300 to 1500. 'Yun yung dapat na idle. So tingnan natin kung okay yung setup natin sa air screw. Ayun, try natin paandarin. So yun mga pups, natapos na natin yung ating throttle body tsaka itong fuel injector. Intake manifold natin, nalinis na natin. Nakita ko naman yung difference dun sa pagpiga pa lang nung throttle natin. Talagang responsive na siya. Okay na rin yung injector. Titingnan natin kung lalakas ba siya sa gasolina o hindi. O obserbahan din natin yung TPS kasi dati nga 13.33% yung dun sa scanner. Ngayon naging 12.9%. So may difference sila ng 0.39. Unting difference lang yun. Siguro sa pagpihit na lang natin, medyo pumihit ng kaunti. Yun nga, sa pagsikip ng mga screw. And yun, titingnan pa natin kung ano yung magiging epekto ng 0.39. Wala pa kasi akong idea. So kung sa mga may idea, comment down below. And yung RPM, okay naman na din. Pumapalo naman na siya sa minimum, which is yung 1.3. Unlike dati na pag start pa lang nasa 980, tapos magiging 1.1, habang tumatagal nagiging 1.2. Hindi stable yung RPM natin before. Ano pa ba?
I-remind ko na lang kayo na DIY lang to. So maliban sa do it yourself, possible na maging destroy it yourself, no? Andyan yung risk na pwedeng masira yung pyesa, o lalo na pag hindi talaga tayo maalam, ayan. Yun naman ang problema sa mga nagdi-DIY. Oo, makatipid ka, or pwedeng mas lalo kang mapamahal. At ito naman kasi, kaya ko to ginagawa, maliban pa doon sa makakatipid nga, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo para pag sakaling papagawa tayo sa susunod, at least alam na natin kung ano yung mga kinakalikot nila, diba? Sana may natutunan kayo dito sa pag lilinis natin ng throttle body, tsaka nung intake manifold, pati nung fuel injector natin. Hindi ko pa ibabalik lahat ng fairings ni Oreo kasi nga babaklasin pa natin tong fuel tank sa next video. So yun mga paps, salamat sa panonood at salamat sa suporta nyo guys. So huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga i-upload pa nating videos. So yun mga paps, ride safe always, The Boys TV, signing out.